Ayun, eto na naman po kami ang inyong mga ka-cuties. Ako po si Boy Tigas, sama syempre si... Ulas! Yan, at pag-uusapan po namin ngayon, matagal-tagal din namin nga hindi nagagawa to, pero may bagay na hindi pwedeng hindi pwedeng palagpasin. At ito na nga po ang aming reaction video. Yan, reaction video. Pwede ba natin sabihin tong critique? Kasi baka masyadong malalim naman yun. Sa reaction lang to. Hindi seryosohan to. Usapang tambay. Pero yung kasama ko, nerd yan eh. So usapang, ano ba, nerd o geek? Alam mo ba yung difference yun, di ba? Alam mo ba yung Geek difference na sa lang, nerd geek. o geek? Geek na lang. Geek. Yung nerd, mas todo yun eh. Oh. Hindi Ayaw kasi gumana ng nakaspecify sa isang field eh. Ayaw gumana ng Wolverine hair ko ngayon. Wolverine hair ako dapat. Ayan, pag-uusapan na po namin ang Deadpool and Wolverine. Umpisa Yun. mo, parin Kulas. Anong masasabi mo dun sa storya muna tayo? Kasi yun yung pinaka mahalagang parte ng isang pelikula. Walang pelikula kapag walang istorya. Eh, hindi naman bago. Kumbaga, dahil sa nagbabasa ako ng comics at mahilig ako manood ng mga anime, itong ginagawa nila o yung ginawa nila, eh, luma na. Pero nasa execution naman yun, kaya na-redeem naman kahit na luma na yung story. Kasi kung titingnan mo, itong mga last, marami sa mga last few projects ng Marvel, lagi nilang masisira yung timeline, lagi masisira yung mga universe. So it's the same, ano, it's the same danger or same predicament. So sana medyo nabago nila. Although, mapapatawad naman kasi charming naman yung dalawang bida eh. Pero sa istorya, I've seen it before, to be honest. So nothing new. Kumbaga Nothing walang new. ano, walang kumbaga walang surprise, walang twist, walang turn na parang, huy, hindi ko naisip 'yun. Walang ganoon eh, no. Oh, As maski yung ending eh, na alam mo to silang dalawa na makakapasok si Wolverine, hindi siya surprise eh. Sobrang anticipated mo siya eh, na dalawa sila na magliligtas kasi ang title Deadpool and Wolverine. So parang yeah, maganda yung commentary about yung ano, yung lumabas na yung maraming yung Deadpool Deadpool. squad. Tapos sabi, hey, let's stop this multiverse ganyan. It Oh. doesn't work. It doesn't work. Technically they are commenting on the same parang plot na meron sila. Pero Oh. yun nga, parang that's enough. That's enough parang ganoon. So, yung part na yun medyo natawa ako. Oh, story wise, yun nga. Walang bago at expected lahat eh. Oh. Actually hindi ako wala talaga surpresa sa akin. Oh, tsaka yung Wala time rate talaga yung not katulad yung ano blocking. yung malaking ano yun eh, magsisigawan lalo yung mga tao kung hindi pinakita sa trailer yung ano yung kay X-23? yung ex the ano the yung kay Doctor Strange na Ah, portal, oh. eh pinakita niya sa trailer yun bigla. I have this, parang, alam na namin. Oh. Alam na namin. Oo, Eh. tsaka very anticipated lahat eh. Yung hero, anti-hero, eh, yung villain na from TVA and all. So, yeah, in terms of story, pero walang bago, pero hindi masama. Oh, Hindi eh. masama yung andayo mo Tawa taro. mga tao eh. Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Bakit hindi na naging Espanyol si X-23? Ay, kasi nga multiverse to eh. Kasi nga multiverse to. So kaya nilang lusutan yung mga tanong. Pwede doon naman tayo, syempre, sa cinematography naman tayo. Yan yung mga elements ng filmmaking. Okay naman, halimbawa sa editing, maganda yung away. Kasi Galing, no? particular Galing ako yung sa mga anime. away. Particular ako sa mga away kasi mahilig ako sa mga martial arts. So nahalata ako yung edit, yung putol ng bawat shot saka yung rhythm ng away. I'm happy to say hindi ko naramdaman na may putol or may mga cuts or may mga edits. So ibig sabihin maganda yung pagkaka edit kasi yun ang una ko kasing napapansin, medyo yung parang ayoko nga sa sarili ko ngayon na kapag martial arts hindi ko na masyado ma-enjoy dahil pansin ko agad Hindi kung saan technical ka. pinuputol. Oh, yun. Ako Tapos sa favorite ko yung ano. Sige, tara, sa Jess. cinematography, wala naman ako masyadong complaint.
Normally kasi tinitira ang Marvel sa ano eh, sa CGI kasi laging minamadali, kaya nga laging, 'di ba, mayroong balita na galit yung mga VFX workers ng Marvel kasi overworked sila, underpaid, understaffed. Hindi ko naman ano napansin na may kakulangan yung CGI. Although siguro si Alayos, yun medyo, Oh, yung monster o na yung Cloud nasa Loki Monster. season 5 episode. Parang Tawa ako doon eh. nothing spectacular. Ayun. Okay naman. Eh parang yung ano, yung fight scenes. Tama kasi yung ang ano kasi diyan yung extreme close up, sakto yung mga extreme close up. Alam nila kung kailan yung ano, yung Nakalugi ng intercutting, camera. yung tamang lingon, tamang pero sa akin, kung pinag-uusapan natin yung fight scenes, sobrang gusto ko yung ano, yung Grease. I got chills, they multiply. Yung labanan nila sa kotse. Oh, Oh, ang ganda. yun yung eksena hindi kailangan, pero hinahanap natin eh. Bitin pa tayo sa laban nila eh. Trip Diba? lang yun. Binigay talaga nila eh. Eto, gusto nyo to. Hindi nyo alam to na gusto nyo, pero gusto nyo to talaga. Man, Ganda ng nagsabi nga na eksena ano eh. eh. Actually, hindi siya fight scene. Sex scene yun eh. Pero ang ganda ng part na yon, sobrang woo! Yan. Magaling yung director, magaling, kuha niya yung Sean rhythm. Levy. May rhythm kasi yung Sean Levy, di ba? Parang pogi din ng director na yon, ha? In fairness, mukha din siyang artista. Kuha niya eh. Kuha niya yung rhythm, yung ano. Eto na tayo, dun sa pinakamagandang, para sa akin, na isa sa pinakamagandang part ng pelikula. Cameos? Music. Ah, music. The Oo. music. Yung ano? Yung choir sa dulo, talagang ano na ako, ramdam na ramdam ko yung pagiging epic ng eksena eh, kahit na nakita ko na yung mga ganyang klaseng style na pangyayari. Pero, isipin mo, ginawang choir si Madonna. Grabe. Hindi, at saka ano, ako umpisa pa lang. Yung Bye Bye Love. Bye Bye Love. Umpisa pa lang. Nag-enjoy ko na umpisa pa lang eh. Kumbaga, sa isang action movie, sa umpisa yan, lagi dapat may malaking ano eh. Formula to ng isang action movie. Sa umpisa, meron kang dapat big fight. Kumbaga, pagdating nun talagang kuhang-kuha nila yung ano mo eh, yung kiliti mo eh. Nag-e-enjoy ka habang pinapanood mo tong matinding Oh. patayan na talagang babala. Ngayon, si Ryan Reynolds kaya talaga yung sumasayaw. No? This is, parang ang galing niya naman masyado sumayaw. No? Hindi, Pero pwedeng syempre, feeling ko nobody siya double yun. siguro. Oo. Pero Pero, hindi ako magulat kung siya yun. Feeling ko siya yun. Kasi, panahon niya yun. Music niya yun eh. Hindi na, artista yun eh. So, malamang, nung bata din yun. Eh, ako kasi Backstreet, hindi ako NSYNC eh. Nung Backstreet Boys yun, malamang, alam ko din yung sayo. Pero siya, NSYNC siya eh. Hay, umpisa pa lang, no? Umpisa pa lang nung, aling ng mga kanta, sabi ko kanina yung Grease, yung kay Madonna. Parang ang sakto nung mga tugtog. Yung, at saka hindi tinipid. Ganda ng pagka-accurate. Oh, binayaran yun. Oo, talaga hindi nila tinipid. De, maganda talaga eh. Ano naman masasabi mo dun sa marketing? Alam mo, dapat gawa ng thesis si Ryan Reynolds bilang isang endorser, bilang isang marketing person. Kasi yung mga ginagawa niya, actually, magsiset ng precedent. Yun ang maganda. Kaya, kung estudyante ka ng marketing, unahan mo na kung ano yung mauna na maggawa ng thesis kay tungkol kay Ryan Reynolds. Kasi, ano siya eh, yung love ng mga tao na actually inaabangan mo na yung mga commercials niya, yung mga pakulo niya. Kasi normally yung tao, hindi man talaga mahilig sa mga commercials. Pero sa kanya, hindi na siya parang commercial-commercial. Kumbaga little pieces of ano, fiction or whatever or jokes na hahanapin mo, antayin mo. Talagang pag nakita mo yung thumbnail, ikaklik mo agad. Ganun yung epekto ni Ryan Reynolds. Tsaka ano, nag-check ako sa YouTube, yung mga sikat na channels, pinuntahan nila, nag-guest sila, pati kay Gordon Ramsay, nandun siya. Pati, tsaka sila yung Sipag, nag-host ng no? Tonight Show, di ba? Ayun.
Galing. Sipag. Sipag talaga din niya. Well, makikita mo naman dun sa Rexham eh. Oh. Imagine mo, nagawa pa niya yung Deadpool habang may ginagawa niya yung history na nag-back to back ang Rexham. Sa mga hindi po nakakalang, yung Rexham po ay isang docu-series tungkol dun sa isang team na kung tawagin ay Rexham. Doon pala sa docu na Rexham, bilib na ako sa kanya eh. Oh. Ang cool niya, ang light niya, ang pogi niya. Anyway, dito na tayo. Pag-usapan na natin yung Hey, acting. nakita mo si Paul Acting. Mullen. Sa Deadpool? Woo! Saan siya doon? Siya yung Welsh Deadpool. Hindi naman, hindi, sa pangalan lang yun. Wala naman nakita sa mga eh. Ano, nakita ko siya, yung may dragon na yung emblem nung Wrexham. Nasa dibdib niya. Na-close up pa nga eh. Hindi ko napansin yun. Well, papanoodin ko naman yan ulit, definitely. Papanoodin ko naman yan. Ang dami pala nila eh, na artista eh. Kasi Matthew dami mo na. McConaughey. Matthew McConaughey, si Andrew Garfield, andun daw, pero nakalagay as Spider-Man. So Tingnan may ko. Spider-Man doon na isa, na habang tumalakad sila, andun si Spider-Man, hindi alata. Yung ba yun? Alam mo, dapat may isa ano doon. Feeling ko meron docu doon. Habang sinishoot nila yun, sisipin mo si Jenny ng Blackpink andun din. Siya si Korean Deadpool. My God! Blackpink in her area. Ang dami, ang dami. Stanley, Ang nakita mo? Stanley? May picture daw si Stanley. Hindi ko napansin. So, hanapin ko ano. Hanapin ko Hindi ko next time. napansin yun. Hindi ko napansin Ano yun. sa bus daw. Sa bus habang nag-aaway yung mga Deadpool. Hindi ko napansin yun. Ang dami Galing. kasi. Ang dami kasi. Ang dami kasi nangyayari sa loob ng isang frame. Ang Hindi na dami maganda. nangyayari sa loob ng isang frame, so hindi mo ano. Yun nga yung maganda. Kailangan mo siyang Watchable. panoodin ulit para ma-appreciate talaga. Oo. Oo, yun talagang hahana, next time pag nanood ka, mag-i-enjoy ka pa rin. Hindi parang nanood ko na. Hindi, kasi parang hahanapin mo yung mga kulang. Ay, ito na tayo. Pag-usapan na natin yung mga artista at kanilang mga acting. Doon muna tayo sa mga cameo. Oh. Oo, sino pinaka-favorite cameo mo doon? Henry Cavill, well, pigil na pigil ako sa na hiritang eh. Yun talaga yung gusto kong ihirit sa iyo eh. Alam ko na yon nung sinabi mo na merong isang sino kaya, yun yung iniisip ko. Tapos doon lumabas siya, sabi ko, putek, ito yung sinasabi ni Ugatis. Sabi ko, ito yung sinasabi ni si Superman. Ang Ginawa galing pa eh. niya yung kay Mission Impossible niya, yung ganun niya kay Mission Impossible. Ganoon din siya. Pero hindi siya bagay na Deadpool. Ang laki niya. Hindi siya bagay na Hyperion si Wolverine. Ang Vigo. laki niya eh. Grabe. Ang ganda niya. No? Pero sino ba pinag gusto kong cameo doon? Si Blade. Andun. Hindi. Hindi si Saka si Blade. Mas Gambit. gusto ko pa si Elektra eh. Mas gusto ko pa si Elektra. Parang may asim pa si ate ah. Oh. Oo Parang naman. parang ang ganda pa rin ni Jennifer Gardner. Ah. Parang mas gusto ko pa nga siya ngayon kaysa nung Elektra siya eh. Nung Elektra siya, parang lang siya eh. Typical, female, white American, ganyan. Pero ito ngayon, parang Nag-mature na, may dignity. Siguro nag-mature yung taste ko. Siguro nag-mature na rin yung taste ko. Siguro nung kung bata ako, hindi pa ganun. Ngayon talaga, ang ganda pa rin niya. Ang ganda din si X-23, si Daphne. Ang ganda nung bata. Kaso maliit siya. Ilan taon na kaya yun? Siguro bata pa yun eh. No? Siguro mga ano, Mga 19 siguro late, yun, 18. Mga late teen siguro yun. Oo, kasi kasama din siya sa Acolyte eh, ng Disney eh. Hindi ko nga alam na siya yun. Nakita ko lang sa mga... siya pala. Yung Acolyte, huwag niyo na panood eh. Hindi ba? Saktuan lang. Saktuan lang. Nakakainis yung nakakainis yung inuna lang yung Ito yung maganda pa rin ko lang sa Kasi katulad sa Acolyte, parang fan service lang siya na hindi mo maintindihan na parang pinilit lang yung story eh. Pero itong Deadpool and Wolverine, super sa fan service pero gumugulong eh. Gumuguling pa rin kula sa ang galing sa fan service pero binigay talaga yung mga gusto natin. Diyos ko, napasigaw ako nung Hulk? Wolverine and Hulk? Alam ko, kaya lang, ang bitin! Ang bitin! Pinakita yung Ah!
Comic cover Eh, eh. alam mo, ang corny lang kasi ako lang parang feeling ko nung nanood ako, ako lang pinaka-Marvel fan. Ako lang yung Bakit parang tahimik yung pinaka-Marvel mga fan dun sa Jones? loob. Tahimik lang sila. Hindi sila gano'n. Ako pag pumalakpak ako, tsaka na nagpapalakpakan yung tao, parang hinihintay nila ako ako. Mga gano'n. Ay, nung lumabas si Hulk na, hindi nga ako gano'n makasigaw eh, pero ang daming moments na gusto kong sumigaw. Tapos tawang-tawa ako dun sa ano, dun sa King Wolverine, yung maliit na Wolverine. Oh. Ang galang ko, ang galing nito. Ang galing nito. Oh, Tapos si kasi Patch Wolverine. oh, Tapos kasi akala ko doon lalabas si Daniel Radcliffe. Hindi naman pala doon lalabas si ayo. Daniel Radcliffe. Oh, yun yung isa sa mga fake news. Akala ko andun si Harry Potter. Ano, Pero ano wala raw, di ba? naman. Na deliberate na ano, nagkalat ng fake news ng Marvel. Ah, ganoon. Ng mga Ay, leaks ano din, supposedly. yung si Taylor Swift. Wala din si Taylor Swift. Di ba? Pero overall, sobrang saya nung kay Gambit. Parang, ay, okay naman pala. Nakatawa yung Kaya lang accent, parang, hindi ko maintindihan. oh, nga eh. Pero yun nga, parang, ah, kaya naman pala hindi nagawa yung pelikula. parang hindi niya kaya mag-stand alone as Gambit. Parang, ano, parang kulang siya as Ang Gambit. laki niya eh. Siya. Oo, oh, tumaba eh. Parang tumaba eh, no? Parang tumaba So, si, lean si ano ano eh. eh, si Gambit. Lean yun, lean. Oo, oh, lean dapat si Gambit eh. Ang laki na nandito niya. So, parang ang hirap paniwalaan na siya si Gambit. Pero yun nga. Siyempre, isa sa mga na-anticipate yun na siya si, ano, si Flamon. Na-anticipate mo ba? Hindi, hindi. Nagulat ako. Ah, yay! Kasi favorite ko si Johnny Storm. Favorite ko si Johnny Storm. So, nung nakita ko, nakaangat yung buhok! Nakaangat yung buhok niya! Oh. Eh, si Johnny Storm, nakaangat. Oh my God, hindi si Captain America to. Kasi favorite ko si Johnny Storm. So, kung Oh. hindi mo Bagay favorite naman si din Johnny talaga. Storm, kasi siya talaga ang Fantastic Four. Doon nga ako nabwisit doon sa part 2 ng Fantastic Four. Yung binigay nila lahat ng power nila kay Human Torch. Oh. Tapos si Human Torch lang yung lumaban ng kalaban ko. It defeats the purpose of the title, Fantastic Four, tapos isa lang na siya lumaban. Parang, kumorni tuloy-tuloy, natapos yung franchise. Maganda naman sa akin. Yun, hindi naman maganda. Okay lang naman sana yun, tolerable, pero yun nga, siya Oh, talaga yung yung inobvious pinapanood yung ko ginawa dun kay eh. Galactus dun eh. Isang malaking utot lang si Galactus dun. Nakainis. Oh, very promising sana si Silver Surfer dun eh. Oh. Very promising sana si Silver Surfer dun, pero wala eh. Sino ba ba? Sino ba bang mga ano? Ano? Maganda. Maganda yung pelikula, no? In terms of Oh, fun lang experience, siya, ha? fun. Experience na yung Hindi mo kailangan na ano philosophical lahat siya ng eh. bagay eh. Pwedeng magsaya lang Enjoy tayo. siya eh. Enjoy siya eh. Enjoy. Yung, alam mo si Ryan Reynolds, kung ano yung naiisip mo, sinasabi niya sa screen eh. Hindi ko Oh. alam kung pareha sa iyo na. Parang ano yung naiisip Iba-iba mo, lang biglang kalokohan. sasabihin niya, parang, ang galing nito, ang galing. At saka sobrang galing ng dalawang bida sa totoo lang. Ayun. Hindi Talaga. nagawang tabunan ni Ryan Reynolds si Hugh Jackman sa pelikulang ito. Oh. I mean, siguro sa dami ng lines, 300 yung kay Ryan Reynolds, siguro 100 lang kay Hugh Jackman. Pero kapag nagdrama si Hugh Jackman, pasok pa din eh, no? Kahit katarantaduhan yung pelikula. Nung nagdadrama na si Hugh Jackman, kaling na artista nito. Tapos nung naghubad na sa ending, hindi ko ni-expect yung hubad sa ending. Hindi ko talaga ini-expect yung hubad sa ending. Kasi yun yung tatak ni Wolverine eh, di ba? Kada Wolverine movie, yun yung laging issue na... Tapos isip-isip ko, nung nagsuot siya ng costume, sabi ko, ah, ano na to, kasi matanda na to, ayaw na nito makita yung katawan niya. Tapos yung ending, nakahubad pa rin siya. Yummy, yummy. Para akong naging God of Mischief na loki-loki ako. Nakakaloki! Nakakaloki si ano, na naghubad. Ay, ayan. Sobrang ganda ng experience. Magkano yung pinanood mo? 750 IMAX eh. 750 IMAX. Sa akin, 300 plus eh. Ah, o 375 yata kasi alam ko ang lahat-lahat ay 700 plus eh. So doon sa panonood ko na yon, sobrang sa 300 plus, kahit 600 pa, kahit 700 pa, magbabayad ako sa pelikula na yun.
Sulit eh, sulit. It's a joyride. It's ano eh. Saka yung credit sa dulo, medyo, oh. Oh, yun, oh, yung Yung tribute to Fox. ano sa Fox behind the Fox. scenes. Kasi naaalala mo din yung ano eh, yung time na pinapanood mo yung pelikula na yun. Oh. Naaalala ko yung X-Men, X-Men 2 yata yun. Pinanood ko ng alas 12 ng umaga o alas 2 ng umaga. May kasama akong artista nun. Hindi ko sasabihin siyempre kung sino kasi bangag siya. Nanlibre siya na. Nanlibre siya ng alas 2 ng umaga. Ano artista na to? Bangag tong hype na to. Eh ano naman libre, eh, di magbabarkada, yeah, and family friend namin. Eh, sige na nga, tira na. Manood na tayo ng X-Men. What do you expect? Grabe ngayon, ha? Grabe ang mga bagong mga balita ngayon, ha? Oo, Oy, ako nagulat ako doon, 'di ba na ano 'yun, nahulaan 'yun. oh, eh. Anong reaction mo doon kay Dr. Doom? Either genius move or either idiotic move. Nothing in between. Explain. Eh, alam mo naman natin kalidad ng acting ni Robert Downey RDJ, Jr. 'di ba? So, Oh, kaya superb niyang yun. dalhin 'yun, kaya niyang buhatin 'yun at maniniwala tayo na kung ano man yung emosyon na gusto niyang iparating. Pwede siya maging idiotic move kasi malilimit mo yung story opportunities eh. Kumbaga mag-e-explain ka na mag-e-explain kasi nga, it's the same person. Magkakaroon ng narrative changes eh kasi baka gamitin yung istorya dun sa comics na kami alala ko Infamous Iron Man. Oo, Hindi, yung meron na namatay si si Iron Man, ipinamana sa kanya kay Dr. Doom yung kayamanan niya. Yun ba yun? Or parang gano'n na ano. Although, ito naman kasi si Tony Stark yung magiging ano, Dr. Doom. So, medyo kailangan ng ano, explanation para Ako rin eh. mas ano, mas maengganyo ka na panoorin or paniwalaan na tamang magiging Dr. Doom si ano, Tony Stark. Sobrang half-hearted yung mga tao nung nakita parang karamihan ng mga fan reactions parang Nagulat eh. bakit? Kasi mahal natin si RDJ, siya si Oo. Iron Man. Similar with Deadpool is Ryan Reynolds Oo. and Wolverine is Hugh Jackman. Sila yun eh. Isa sila yun, ayun yung mga ano eh, mga artista based na character. Diba si, sino bang may kilala kay Iron Man dati? Alam natin No, Iron Man, yung mga nasa gym lang, wala lakas magbuhat dati. Nung lumabas sa si Robert Downey Jr., siya na si Iron Man. Nung yung Wolverine, hindi ka makaisip ng ibang bagay maging Wolverine. No. At si Deadpool, eh wala naman talaga sa kamalayan natin. Kaya nung ginawa ni Ryan Reynolds, sobrang wow. Jumping Di niya. ba? So, oh, so mahirap to ngayon. At yun nga, at least, meron pa rin tayong to look forward to. Di ba? Gusto ko Whether sana good or si not. Cillian Murphy eh. Bagay na bagay kay Cillian Murphy yun eh. Eh, si Dr. Doom? Oo. Oh. Kumbaga, hindi mo na Pwede, problema yung pwede. acting. Kaya lang ano, hindi siya mukhang matalinong mayaman. Mukhang siya matalinong mayaman. Si Cillian Murphy. Naniwala Mukhang kang siya si parang mukhang baro Oppenheimer. lang. Bagay, bagay. Pero, anyway. Yan natin. Ayan na, tapos na. Andiyan naman ng Tapos mga na. Russo brothers ulit. So, Oo. kawawa Eh, lang yung Captain America, sakta. excited ka? Parang Ha? hindi ako excited sa Captain America. Parang Eh, ayaw ko pa daw din. kumbaga, wait and see. Kung Parang hit and miss ang ngayon ang ano eh. Hit and miss ang Marvel eh. So, hit ngayon kay Deadpool. Next year, apat, lalabas. Okay, tingnan natin. Tingnan natin. Ano? Pang ilan sa ano, pang ilan sa superhero movies mo tong ano, tong Deadpool and Wolverine? Pumasok pa siya sa top 5 mo? Like, mga top ko, Infinity War, Spider-Man 2, Deadpool 1. Siguro top Pwede 10. pumasok sa top 10. Pasok. No, definitely pasok siya sa top 10 eh. Parang no question na pasok siya sa top 10. Wala akong... Ah. Kasi ang number 1 ko ay yung
Spider-Man. Yung dalawang Avengers, Endgame. Hindi, Spider-Man 'to pa ano 'yun? Kasi yung unfair naman kasi yung Endgame tsaka yung ano Infinity War. Sobrang daming story ang pinagsama-sama eh, 'di ba? Kung Oh. stand alone movie siya, hindi siya kung isang bida, hindi eh. Pero sa Infinity War tsaka ano, tsaka parang isang story lang 'yun eh. So siguro yun yung one, hindi talaga siya, hindi pinag, kasi sa dami, ang daming kwento na pinagsama-sama at may ending sila eh. Di ba? Pinatanda mo si Captain Oh. America. So, sobrang dami nun laman. Pero ang number two ko ay si so, isang movie lang para sa akin yung ano eh, Infinity War tsaka Endgame eh. Isang story lang yun eh. Tapos yung number two ko ay si Spider-Man. Tapos, Yung kay Doc Ock. Superman. Oh, Spider-Man 2. Tapos si Superman 1. Yan. Yeah, thank you for teaching us you know, for making us believe that man can fly. So pwede pala yung ito. Pwede pala tong Deadpool and Wolverine sa panglima. Pwede, pero panglima. Definitely. Pero kung makahiwala yung Avengers, yung dalawang Avengers, edi pang-anim siya. So, yeah, hindi pa siya pumasok sa top 5. Pero worth, definitely worth my time ngayong 2024. Oh, naman. Kesa Tuloy. naman manood ka ng Dirty Ice Cream. At Abangan mo yung isang bagong review ko, Sita. Sita, hindi ko pa napanood yan. Meron pang kasama yan eh. Meron sila-sila din yung director. Si ano din, Ida Manzano. Sa mga hindi po nakakalaman, pinag-uusapan po naman ay tungkol sa ano na, Viva Max. Yung film na Dirty Ice Cream na paborite number one movie po ni Joey ani ni Nicole Paring Culas. Panoorin niyo kung gusto niyo mabuhay sa buhay. Kasi yung manapak ng mga same direkto. team, same team, same team yung ano eh. Ano Mahanap title nga. ng film? Parang Ahas yata yung title, Ahas yata yung title ng pelikula. Same team si Ida Manzano din yung naano. Gusto niyo ko. Yan po, maraming salamat sa kung Okay, nanonood kayo salamat po. Hanggang dito. Salamat. Sa susunod po ulit. Bye-bye. Bye-bye.